din ba alaman o katotohanan? Alam ko po yung iba sa inyo, naririnig niyo na po yung tungkol kay Adan at saka kay Eva. Gaya ko yung punood. Pero hindi ko po alam na totoo ito. Akala ko, kwento-kwento lang. Pag tinanong ako kung saan ang Garden of Eden, hindi ko kayang sagutin bakit. Kala ko kasi basta kwento lang. At baka karamihan sa inyo, isipin niyo yung kwento ng Garden of Eden ay pambatang kwento lang. Pero nasa Biblia po yan. Magsisimula po sa Genesis chapter 2, 3. Detalyado po na ipinaliwanag ng Diyos ang kwento ng unang dalawang tao. Kung ikukwento ko po ng buong-buo, kulang po yung ating time. Kaysa summarize po. Ginawa ng Diyos ang lahat. Nagbigay siya ng lahat para sa kanyang espesyal na nilala ang mga tao. Bakit? John chapter 4 verse 24, God is Spirit. Nung nilala niya ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, mayroon po tayong spirit. Kaya pinrovide ng Diyos ang lahat-lahat sa kanyang ginawang unang dalawang tao, si Adan at saka si Eva. Nilagay niya po sila sa Garden of Eden. Lahat po pinrovide ng Diyos sa kanila. Kaya lang ito po ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos hindi niya ginawa silang robot na kung sinabi niya ganito, gagawin nila. Hindi po sila robot. Binigyan sila ng Diyos ng kakayahang manghiling. Meron po silang freedom, meron po silang free will. Kaya po, naglagay ang Diyos sa gitna ng halamanan ng tinatawag na punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi po yung mansanasan, wala po yung sabihan. Ito ang sinabi ng Diyos, malaya kayong makakain ng lahat-lahat, maliban sa bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Bakit niya yung sinabi? Kasi gusto niyang tignan kung mamahalin rin siya ng tao na kanyang ginawa. Kaya madali lang po yung utos. Bakit? Lahat po pwede nilang kainin except sa isang. Ulitin ko po, ang layunin noon para makita ng Diyos kung yung pagmamahal na binigay niya sa kanila ay ibabalik nitong dalawang unang tao na kanyang ginawa. Pero alam mo po ba ang nangyari? Ang nangyari po sa kwento, lumabag po ito po ang asal. Genesis chapter 2, makikita niyo po iyon ng detalye. Pagpasok po ng Genesis chapter 3, ito po ang nangyari. Genesis 2 verse 8. Basahin niyo po sabay-sabay. 3, 2, 1. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden. Nilagay niya roon ang kanyang lalaro. Yan, Genesis chapter 2. Hindi ko na po magagawang isa-isahin, pero doon niya sila nilagay. Bawal silang kumain nung ipinagbabawal ng bunga. Pero, sabi ko nga kanina, lumabag po sila. Kaya nga, sa Genesis chapter 3, ang pamagat po nun ay fall of man. Anong ibig sabihin nito? Bumagsak ang tao sa kasalanan. Mas pinili po nung dalawa ang labagin o ang maniwala sa kasinungalingan at hindi po doon sa katotohanan. Bumagsak po ang tao dito sa kasalanan. Bakit? Sinuway po nila ang salita ng Diyos. Pagkakain po nila, sabi kasi ng Diyos, kapag kinain yun, tiyak, mamamatay kayo. Alam niyo po, pagkakain po nila, mayroon pong naramdaman yung dalawang mag-asawa. Bakit? Pumasok po ang kasalanan. Yung sanang magandang buhay na meron sila, dun na po nagsimula ang lahat ng problema. Pinarusahan po sila ng Diyos. Ito po hanggang ngayon, ramdam po natin. Sabi niya sa babae, dahil nakinig ka doon sa ahas, yun po yung demonyo, manganganak ka, may sakit. Mga nanay, pag manganganak po ba kayo, masakit po hindi. Magtatrabaho ka. Bubungkalin mo ang lupa. Mga tatay, ba tayo magtatrabaho? At unti-unti po nararamdaman ng mag-asawa, sila po ay tumatanda ng ilina. Bakit? Dahil po sa kasalanan. Pinalaya sila ng Diyos sa halaman na Eden. Bakit? Nagkasala po sila. Awit chapter 5 verse 4. Ano po ang sabi?
Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan, ang kasamaan na hindi mo kasama, nanihirapan. Kaya alam niyo po mga kababayan, simula pa lang dito po sa kwentong ito, dito po nagsimula ang problema. Ano ba ang problema? Hindi po problema kung mahirap po kayo. Hindi yan problema. Hindi po problema kung wala po kayo pera. Hindi po problema kung ngayon may sakit na po kayo. Isa lang po ang problema ng tao. Ano po yun? Ito po yung nangyari dito. Ang problema po natin ay kasalanan. Kaya yung napakaganda at buwapong linalang, unti-unti, eto po, tumanda po sila. Yan din po ang ating pinagdaraanan. Kapag bata ka pa, para kang anghel, ang cute-cute. Kapag dalaga, marami kang tagahanga. Pero just wait, time will come, puputi rin ang mangungulubot din ang iyong balat, mangangamoy lupa ka rin. Bakit? Dahil po ito sa kasalanan. Kaya kung titignan po natin ang history, doon sa simula ng tao, Adan at saka kay Eva, ito na po ang nangyari. Ano po yun? Pumasok na po ang kasalanan. Yes. Ngayon, patutunayan natin, kailan at paano nagsimula ang kasaysayan ng tao? Kaya Adan at saka kay Eva. Ang mahalagang tanong, talaga bang mayroong Garden of Eden sa mundong ito? Patutunayan natin. Saan ang lokasyon nito? At ang aral dito, dito po nagsimula ang kasalanan. Isa-isa, ang tanong, kung nakasulat ito sa Genesis chapter 2, Genesis chapter 3, tungkol kay Adan at saka kay Eva, ang tanong, meron ba talagang Garden of Eden? Sunod na tanong, saan matatagpuan ang Garden of Eden? Of course, kung wala ka pong alam, simple lang po ang sasabihin mo, opo, totoo yan, pare. Pero pag dinanong ko, saan matatagpuan? Itanong mo kay Tulpo. Hindi natin alam. Yung iba paraiso. O saan yung paraiso? Sa Garden of Eden. Saan yung Garden of Eden? Sa paraiso. Paikot-ikot lang. Pero kung titignan niyo po ang Biblia, may eksakto kong lokasyon kung saan naroon ang Garden of Eden. Bakit kasi totoo po ito? Hindi po ito alamat, hindi po ito kwento-kwento lang ng tao. Kaya ngayon, titignan natin, gusto namin to sensibly. Kailangan may ebidensya tayo na talagang mayroon ba talagang Garden of Eden sa mundo ito? Meron po. Nakasulat po yan sa Genesis chapter 2, verse 10 to 14. Mahalaga po ito. Okay? May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang dilidin ang naging apat na ilog. Sunod po sa Garden of Eden, simple lang po, para mahanap ito, kailangan po natin ng landmark na tinatawag. Kailangan po natin hanapin yung apat na ilog. Kasi sinabi, mayroon pong apat na ilog sa Garden of Eden. Malinaw po ba hindi? Para ito pong Gaston City Church, kung hindi mo po ito kabisado, hiningi ka ng landmark. Tama po ba? Saan ba matatagpuan ang Quezon City Church? Ano po yung madaling hanapin dito? Yung hospital dyan, di ba? Sumalapit lang sa Quezon City General Hospital. Well, kung madadaan ang iglesia ni Cristo doon, sabi, malapit na na sa Road 20. Kaya may landmark para mas madaling maintindihan. Minsan, yung malapit din, sasabihin mo, malapit ito sa Muñoz Roosevelt. Sa LRT station, baba ka doon. Para madaling hanapin ang isang lugar. Dito po, ang Garden of Eden, para mahanap natin, hahanapin natin yung landmark. Ano po yun? May apat na ito. Isa-isayin po natin. Verse 11 ng pangalan ng una ay Vision. Malinaw. Then, verse 13, punta na muna tayo sa verse 13 para mabilis. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Ito po. Verse 14, ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigres. Ang ikaapat na ilog ay Euphrates. Kaya simple lang po, para mahanap ang Garden of Eden, hanapin natin yung apat na ilog. Sa panahon po natin ngayon, rinig pa po natin yung dalawa. Sabi nila, it rings a bell kapag narinig natin. O, parang narinig ko na yun.
especially yung Tigris at Euphrates. Kaya may apat na ilog, ano ulit? Kishon, Gihon, Tigris, at Euphrates. Yung Tigris at Euphrates, sa ating pong world history na narinig po natin, I think high school, na pag-aaralan natin, narinig po natin yan. Tigris at Euphrates. Saan ba matatagpuan yan? Punta po tayo sa globo o sa mapa. Ang sinasabi po ng Biblia na kinaroroonan po ng Garden of Eden ay nasa bandang Middle East. Gitnang sila. Saan particular? Sa may bandang Iraq. Bakit po? I-consult po natin si Google Earth. Ito po, wala po sa Google Earth. Hanggang ngayon, kung titignan po ninyo, tignan niyo po yung person, hanggang ngayon dumadaloy po yung Tigris. Nandun pa rin po hanggang ngayon sa may bandang Iraq. Hanggang ngayon, hanggang ngayon po, makikita niyo ito, Euphrates. Dumadaloy ka. Kaya sinasuggest po, ito po yung katotohanan na sinasabi ng Biblia, ang Garden of Eden ay wala sa paradiso. Ito po ay nasa gitnang Sinai, sa may bandang Iraq. Ngayon may problema po tayo. May dalawang ilog pa, di ba? Ano po yun? Pishon at Gihon. Pero kung pupunta po kayo ngayon doon, wala. Noon po, matagal nilang pinag-isipan, hinanap na saan? Nahanap na natin yung Tigris at Euphrates. Pero alam niyo po, around 1980s, na-invento na po yung Landsat satellite. Ano po ito? Ito po yung satellite na may kakayahang kumuha ng picture ng buong mundo po natin at may mga teknolohiya kung saan pwede nilang tignan yung pong ilalim ng lupa. Kaya nga, simula noon, nahanap po, around 1980s, nahanap po ito pong dalawang nawawalang ilog. Para mas madali nyo pong maintindihan, may isa pong documentary. Panoorin nyo po ito kung paano nahanap yung dalawang nawawalang ilog, Gihon at Pishon. Middle East o Vietnam silangan. Sa loob ng maraming siglo, nananatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paradiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit, totoo nga ba ang paraiso ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alaman o mitolohiya lamang? Kung titingnan natin yung Garden of Eden, masasabi natin na talaga may physical na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Except yung sinasabi ng Biblia na may apat na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy lupang karayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukunekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng disyerto at tinatawag itong Wadi Watan at kumukunekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula roon nahati at naging apat na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Watan. Kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. So meron po tayong pangahawakan ngayon na ebidensya. Dati mahirap po hanapin ito, pero ngayon po dahil mabilis na lang po ang lahat, matutulungan po tayo ng teknolohiya, kaya na-verify po ng 2010, nung pong Landsat satellite na ginawa, totoo,
Natagpuan ko yung dalawang nawawalang ilog nasa ilalim ng talaga bang mayroong Garden of Eden sa mundong ito? Yes. Asaan po? May bandang? O di madali na lang po, di ba? If you know the truth, madali na lang po maniwala. Tama mali. Dati maaaring narinig nyo ito, pero pagkausapin ka, tanungin ka, nasaan ang Garden of Eden? Basta. Hindi yung tunay na paniniwala. Pero ngayon, naniniwalagan po tayo. Gaya po ninyo, 10 taon po ang nakakaraan, nandiyan din po ako kagaya nyo. Nakikinig. Nung nakikinig po ako mabuti, nasasabi ko, totoo nga. Bakit walang nagturo nito sa akin? Akala ko, gawa-gawang kwento lang yun. Dati naniniwala ko, pero wala akong pinangahawakan na ebidensya. Ngayon may ebidensya na. Ngayon sa mga nakarating na po ng Middle East, baka sabihin niyo sa akin, Pastor, pag nandun ka naman, di-share ko yun. Sabi niyo, nandun ang Garden of Eden. May paliwanag po. Kung pupunta po kayo ngayon doon, opo, i-share po. Hindi niyo na po makikita yung actual na Garden of Eden. Wala na kayong makikita ang mga punong kahoy na malalaki na napakaraming mga hayop at halaman. Wala na kayong makikita. Bakit? Ito po ang dahilan. Ezekiel chapter 31, verse 8. Sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Maliwanag po dito. Diyan nagsimula ang kasalanan. Sinumpa po ito ng Diyos at ibinaba po, sabi dito, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Para po maintindihan nyo, ganito po yung simple illustration po namin. Napakarami po, malalaki po yung mga punong kahoy. Yung mga hayop po noon at mga punong kahoy ay hindi ganito sa panahon natin ngayon. Napakalalaki. Maging yung mga hayop po ay napakalalaki. Ang mga tao po noon ay umaabot po sila hanggang 900 years. Mamaya sasabihin ko po kung bakit. Lahat po noon napakarami. Sabi po, ibababa ka sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Nasa yan, 1,000 taon na nakaraan, ano pong nangyari naging nangis? Yan po ang isang dahilan kung bakit ang Middle East, isa po siya sa pinakamalaking reserva ng nangis ng buong mundo. Karamihan po doon po kumukuha ng nangis. Para mas maintindihan nyo, pagkasabi po ng marami pang taon, nangis siya. Pero, yung ebidensya nasa ilalim. Yung nangis po mismo ang magsasabi sa atin, ngayon po ang lokasyon noon ng Garden of Eden. Yan. Hanggang ngayon po, nandiyan pa rin yung Tigris at Euphrates. At may mga triangle po dito, dyan po kinukuha. Minimina po yung langis. Ganyan po yung itsura. Para mas maintindihan nyo, ito po yung actual na picture. Napakit yung mga araw dyan. Bakit? Dyan po sila kumukuha. Dyan po kasi ang lokasyon. Sinasabi po ng Biblia ng Garden of Eden. Yung pong malalaking kumpanya sa buong mundo, dyan po kumukuha ng binibenta po nilang mga langis. May ebidensya po. Isa pa po. Sa panahon po nila noon, magbabasahin niyo po itong simula ng aklat ng Genesis. Kung walang magtuturo sa inyo, mahirap maniwala. Bakit? Ako yun po dati nagbabasa. Especially yung high school and college, meron po kami yung Biblia. Ngayon, una pa lang sa Genesis, ayaw ko na pong paniwalaan. Bakit? Ito po ang mababasa mo. Genesis chapter 5 verse 5, si Adam daw nabuhay 930 years old. Si Seth daw nabuhay 912, si Enos 905, si Kenan 910. Kaya kung iisipin po natin ngayon, using simple logic, parang imposible. Kino po ayaw kong maniwala, kaya Genesis pa lang ayaw ko na pong ituloy, nakakabagot, sabi ko. Bakit? Imposible. Bakit sila inabot ng ganito katagal na panahon? E ngayon, ilang taon ba yung inaabot po natin? Di ba 70, hirap na? Parang mahirap i-imagine at isipin sila 930. Pero alam niyo po, nasa Biblia rin po ang sagot. Yung mga misteryo sa aklat ng Genesis, may sagot din po sa Biblia. Ito rin po ay nalaman ko sa pamamagitan ng Bible Seminar.
Ano po ang sagot nito po? Sa Genesis chapter 1 verse 7. Pwede po basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. Sabi po, may tubig na nasa ilalim at may tubig na nasa itaas ng ating mundo. Yung nasa ilalim, ito po yung mga bodies of water. Gaya po ng seas, ocean, di ba na pag-aaralan natin yan? Anyong tubig. Pero mayroon pong sinabi, tubig na nasa itaas. Ano po ito? Ito po yun. Ito po yung mundo natin ngayon, pero sa panahon po ng Genesis, noong unang panahon, sabi ng Biblia, mayroon pong tubig na nakabalot sa ilalim, sa itaas. Ito po yung tubig na nasa ibaba, ito po yung tubig na nasa itaas. Sa English po ang pagkakasabi, firmament. Para po siyang bulat, tubig na nakabalot sa mundo. At dahil po dito, ito po ang dahilan kung bakit mahahaba ang buhay ng mga tao noon. Bakit may protection po sila? Hindi po nakakapasok yung mga high frequency waves dito po sa mundong ito noong unang panahon. Gaya po. Ito po high frequency, hindi maganda sa ating kalusutan. Sa simple engineering, ano po, pagpapaliwana, yung low frequency, ganito lang po yun. High frequency. Dati hindi po ito nakakapasok dahil po may firmament. Yung kumbula o yung tubig na nakabalot sa mundo. Kaya ang klima po nila noon sa panahon po nila, sa unang panahon, maganda. Hindi siya mainit, hindi siya malamig, perfecto po yung kanilang kalagayan. Para mas maintindihan ako. Yung kukulang, ibabalik po dyan sa ilalim ng araw, maya-maya panis na po yan. Kaya nga nilalagay ko po sa ref. Tama po ba? Pag kayo po ay construction worker at lagi pong nakabilan, madali po kayo, parang matanda ka agad. Pag siya po ay hirap na nag-construction worker, 30 years old siya, pero parang tingin 50 years old na. Kasi ang isa pong nagpapatanda po sa atin talaga, yung pong harmful waves, yung pong high frequency waves na nakakapasok mula po sa araw, papunta po sa ating mundo. Dati hindi po bakit mayroon pong mula o yung tubig na nakapagod. Totoo po ito. Kaya yung mga artista may tagapalo. Tama po yun. Ayaw nilang magpa-araw. Ako po ayaw ko man, wala nang magagawa. But anyway, ito po yun. Tingnan niyo po sa screen. Mayroon po firmament. Tubig noon, kaya tamang-tama po napakaganda ng kanilang klima, ng temperatura, hindi mainit, hindi malamig, wala pa po ulan. Perfect para mabuhay ang tao. Kaya inabot po sila 900 pataas ang buhay nila. Naintindihan niyo po kung malabo? Naintindihan. Salamat po. Hindi po nakakapasok yung po tinatawag natin mga silag ng araw na hindi maganda sa ating kalusugan. Kung may kakilala po kayong may cancer, kapag nag-radiate siya, di ba? Sobrang hirap po nagsusuka sila kasi nai-expose po sila sa radiation, sa x-rays, paulit-ulit. Kaya po, nalalagas pag nagki-chemotherapy. Tama po ba hindi? Kasi hindi maganda sa kalusugan. Noon po, hindi nakakapasok sa ating mundo. Pero ngayon, kaya 70, 80 years old lang, minsan 50 na mamatay na ang tao kasi nakakapasok na po yan. Bakit? Mamaya ipapaliwanan po, ito po lang ito, yung tubig na nakapalo, binagsak ng Diyos yan sa panahon ni Noe. Yung susunod na kwento, doon ko po ipapaliwanan. Anyway, dito po muna. Kaya kung pupunta po kayo sa Middle East, alam niyo po ba, napaborito po yan ng mga archaeologists na puntahan, dyan po nakikita yung mga fossils. May mga pelikula po na ginagawa dyan sa Middle East. At dyan po talaga nakukukay yung mga mahalagang ebidensya sa sinaunang panahon. Ito po nakuha. Tutuboy po ito. Masasabi natin na ito po ay nag-exist sa panahon nila noong unang panahon. Gano'n po kalaki ang tutubing yan? 1 meter po ang wingspan. Ganito po kalaki sa akin. Mayroon po kayo nakita ang tutubing na ganito kalaki sa akin? Ganito na po yung tutubing natin sa panahon natin ngayon, di ba? Pero noon po, totoo po bakit may nahukay na fossil? Yan po. Ito naman po, 30 centimeter po yung wingspan.
Nag-exist po yan ng mga yan noong unang panahon noong mayroon pa pong tubig na nakabalot sa ating mundo. Mayroon po ngayon, hanggang ngayon, may mga specialists na tinatawag nilang si Quiet Park, malalaki, sobrang lalaki po ng kahoy. Masasabi po natin na mas malalaki pa yung punong kahoy noong unang panahon, especially sa panahon nila Adan at saka nila pa. Sa Garden of Eden, malalaki. Kaya po nito, mas malalaki pa po. Hindi lang po mga halaman at hayop ang malalaki. Ito po. Ito po ay bakas ng paa ng tao. Totoo po yan, hindi po yan ginawa na. Nag-exist po talaga yung mga malalaking kahoy. Hindi po natin, iniisip natin, oh, pelikula lang yan, gawang tao. Hindi po, talagang mayroon po mga malalaking kahoy. Sobrang lalaki po nila. Ito po buto na namungkay. Wala po yan sa tuhod hanggang sa dewa. Kaya kung gagawin po natin tao yan ngayon, ito po yung tao ngayon. Yung tao po noon, wala pa sa tuhod ng sinabunang tao. Totoo ba ito? Totoo po. Sa Genesis chapter 6 verse 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyong. Huwag niyo pong isipin na sila Adan, sila Eva, yung mga unang tao ay gaya ng height natin. Hindi po. Matatangkad po sila, malalaki po sila, kaya nga mahaba rin po ang kanilang buhay. Maging yung kinakain po nilang mga prutas, yung mga hayop noon, ay hindi po ganitong size sa panahon po natin. Sobrang ganda po kasi ng panahon nila noon. At wala pa pong bisyo yung mga tao. Naintindihan po ba ninyo? Yes. Kaya, kung pupunta kayo ngayon sa Middle East, karamihan po doon ay disyer. Pero meron tayong ebidensya, ibinuon kasi ng Diyos yun. Nasa ilalim. Hindi po kayo yung maniwala, punta po kayo dun, magbukay kayo. Pero mahirap, abutin ka ng siyam-syam. Maniwala ka na lang dito bakit may documentary po tayo at mayroon po tayong malinaw na ebidensya dito po sa Biblia. Tama po ba hindi? Unless gusto niyo magpagod. Ngayon po sana, naiisip nyo, totoo nga, ngayon madali na lang maniwala. Okay, next. Ito po yung aral na dapat natin tandaan. Sa Garden of Eden, okay, alam na natin nasa Middle East siya, nasa may bandang Iraq, may ebidensya tayo. Pero ito po yun, ang araw na gusto ko pong malaman ninyo, dito po nagsimula ang kasalanan. Genesis chapter 2 verse 17. Sinabi ko na po ito kanina, pero mainam na makita niyo po ang missing verse. Babasahin ko po. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Yan po ang sabi ng Diyos sa kanila. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. Ang salitang ito ay eksaktong sinabi ng Diyos kay Adam. Okay? Sinabi yan sa kanila. Kapag kumain kayo, mamamatay kayo. Huwag tayo sa Genesis chapter 2. Ano po ang pamagat? Nagkasala ang tao. Bakit? Lumabas po yung manunukso, yung pong ahas na sumisimbolo sa Satanas, ito po ang sabi niya. Sa verse 4, pwede po kayo po ang bumasa, 3, 2, 1. Subalit sinabi na sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sabi kanina ng Diyos, kapag kinain nyo, mamamatay kayo. Sabi dito ng ahas, kapag kinain nyo, hindi kayo mamamatay. Nakinig po ang babae. Kaya anong ginawa niya? Verse 6. Kaya't nung makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay kumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila ay mga uban. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang palaki. Masok na po ang kasalanan. Nagkaroon na po ng malisya kaagad kaya nagtakip sila ng kanilang katawan. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Sabi po nung ahas, hindi kayo mamamatay. Pag-usapan po natin ito para mas malinaw. Kahapon, sabi ko po, tayo po ay hindi lang binubuo ng katawan. Tama po ba? Ano yung pinakamahalaga sa atin? Mayroon po tayong spirit.
May katawan tayo, pero nasa loob natin, sabi po yung Zacharias 12 verse 1, na gumawa ng Espiritu ng tao sa loob niya. May Espiritu tayo. Sabi po ng Ahas sa Genesis 3:4, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sa Genesis 2:17, sabi naman ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Ito po ang ibig sabihin. Nung pinain nila, hindi po sila namatay physically. Kaya umabot po si Adan ng 913 years. Pero nung kinain nila, sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay kayo, may namatay po sa kanila. Ano po yun? Yes. Yan po ang ibig sabihin. Kaya lahat po tayo, isinilang physically buhay, pero yung ating spirit ay huwalay sa Diyos. Patay po siya spiritually. Naintindihan po ninyo? Kaya nga, nung pumarito ang Panginoong Jesus, ang una sa turo niya sa John chapter 3 verse 3, malimbang ang isang tao yung panganak na muli ay hindi niyo makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya, you must be born again. Ano pong ibig sabihin na namatay ang ating espiritu? Ito po yun. Isaiah 59 verse 2. Dahil kung pumasok na ang kasalanan, 59 verse 2, ngunit pinag-iwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagbubli ng kanyang mukha sa inyo, ano ba't siya hindi nakikinig? Kanina, sabi po sa Awit 5 verse 4, ang Diyos ay banal at hindi siya naninirahang kasamaan o kasalanan. Kaya ano po ito? Nung pumasok po ang kasalanan, naiwalay putol ang kanilang relasyon sa Diyos. Kaya nga, hindi po nakapagtataka, lahat po tayo physical, isinilang, pero alam niyo po, napakalaki natin sa Diyos. Mas malaki tayo, sabi po, sa kasalanan. Tignan niyo po yung mga bata. Walang nagtuturo sa kanilang magsinungaling, pero natural, natututunan nilang magsinungaling. At gumawa, tayo po lahat, unti-unti habang lumalaki, gumagawa ng sari-saring kasalanan. Kaya umimbento po ang tao ng reliyon. Kasi ang iisip niya, ang reliyon ang sasagot ng problema niya sa kasalanan. Umimbento ang tao ng edukasyon. Akala niya, kapag mai-educate ang tao, mas magiging maayos. Pero hindi po. Ngayon po, kung sino pa yung edukado, mas high-tech gumawa ng kasalanan. Tama ba yun? Ano po ang tanging paraan para masolusyon ng problema? You must be more active. Kayo pong nakikinig ngayon physically, buhay po kayo. Pero kung hindi pa po kayo naliligtas, kayo po ay hiwalay pa. Wala pang relasyon sa Diyos. Bakit? Patay po tayo spiritually. Ang ibig sabihin po nun, hiwalay ka sa Diyos dahil sa kasalanan. Diyos po siya, bawal po sa Kanya ang kasalanan. Naiintindihan niyo po ba? Kaya ang born again po ay hindi po reliyon. Hindi po. Alam ng Diyos na isinilang po tayo ng mga makasalanan. At kailangan tayo maipanganak na muli para po tayo makapunta sa langit. Ito po ang patunay. Nagsimula ang kasalanan kay Adan at saka kay Eva, kailangan po tayo isinilang ng mga makasalanan. Roma 5:12. Basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. At kung sabi, ang lahat ay nagkasala. Kasama ka po dito, ganyan. Kasama. Kaya ito po ang naging isang problema natin. At kapag namatay ka mamayang gabi, impyerno ka. Yan po ang sabi ng Biblia. Bakit? Ang Diyos hindi po naninirahang kasama ang makasalanan kasi holy God po siya. Kaya mo tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Maaari, hindi mo alam na makasalanan ka. Mabait naman ako, pastor. Opo, mabait ka. Pero makasalanan ka pa rin. Tama po ba? Bakit? Yan po ang sabi ng Biblia. Ang lahat ay nagkasala. Yun na po, nasasarili na po natin ang pagiging makasalanan. Bakit? Sa simula ng history ng tao, pumasok na po ang kasalanan. Tayo po ay nanggaling sa tao. Tao, nanganganak na tao. Kung ayaw po maging makasalanan, sana aso ka na lang.
Mag-iba po nagsasabi, hindi na mamana yan. Hindi po, ang term ay mana, hindi po. Nasa genetic makeup na po natin. Kaya nga may tinatawag natin tayo DNA. Ano po ba? Yun na po ang pagkakagawa sa atin. Bakit? Nagsimula, ang puno ay kasalanan, kaya namumunga ng kasalanan. Puno ng mangga, mamumunga ng mangga. Hindi po chiko. Tama po ba? Ganun din po tayo. Isinilang na po tayo lahat ng mga makasalanan. Whether you believe it or not, that's the truth. Okay? Yung hangin, katotohanan yan. Kahit nung may lagnat ka, may hangin pa rin. Tama po ba? Tanggapin nyo man o hindi, yan ang katotohanan, hindi na yan mababago. Kesa na maintindihan po ng puso nyo, may problema tayo ngayon. Kaya po namin itinuturo ang Garden of Eden para makita nyo saan ba talaga nagsimula ang lahat-lahat. At dahil sa kasalanan na yan, ganito tayo ngayon. Kung titignan nyo po ang buhay nyo, kaawa-awa, kahit mayaman ka, kaawa-awa. Ngayong araw, mas marami ang hirap, mas maraming kalungkutan. Ilang minuto pa lang na napangiti at tumawa. Tama po ba? Yan po ang dulot ng kasalanan. Unti-unti kayong tumatanda, unti-unti kayong nanghihina, yan po ang resulta dahil nasaan ng kasalanan. Kaya pong mundong ito, wala dito ang pag-asa. Alam niyo na po ba yung root cause? Ito po, ang lahat ay nagkasala. Kasama po ako dito, kasama ka rin. Yan ang pinakamahalagang aral na matututunan dito po sa Genesis. Ito pong Garden of Eden. Totoo hindi. Saan po siya matatagpuan? Sa may bandang ulo. Tanong po, makasalanan ka? Totoo hindi. Opo, kasi nakasulat din po sa Biblia. So maninaw, totoo yung Garden of Eden. If you know the truth, naturally, madali na lang maniwala. Tama po ba? Okay. Ngayon alam ko na pwede na ako maniwala. Yun po ang proseso ko, tama. Hindi po yung naniniwala ka na wala ka namang nalalaman, wala ka namang background, wala ka namang alam sa mga ebidensya. Ngayon may ebidensya po tayo. Okay? Pagkatapos po nun, nagkasala sila sa Genesis chapter 3. Nagkaanak po itong si Adan at saka si Eva. Nagkaanak po sila, dumami po ang mga tao. Mabilis po ang pagdami ng tao noon kasi malalakas po sila. Kapag nangamit po sila noon, hindi gaya ngayon na kailangan ng ospital, hindi po. Para lang po silang nanganak. Ganun, kaya ang bilis ng panganganak, dumami po sila. Eto na. Dahil makasalanan ng tao, nung dumami ang tao, nag-multiply na rin ng nag-multiply ang kasalanan. Papasok ngayon ang kwento nino